Hi guys! So today's vlog, ipapakita ko sa inyo itong aking napakagandang biniling sili. So eto guys, eto yung mga tindang sili dito sa Japan, ano. So sa season nila ngayon guys, eto yung nabili ko. Ayan o. So hindi ko alam kung anong pangalan nito, kung anong tawag dito. Pero para siyang rocoto, no? Kasi Spanish yung asawa ko guys, diba? So para siyang rocoto na sili sa Peru. So, di ko lang alam talaga kung rocoto to, pero napaka anghang niya, guys. Yun ano, tinry ko yung isa kaninang umaga nung kumain ako. So, ayan siya, no. Ang ganda niya po, oh. Tingnan niyo. 'Di ba? Parang fruits. Yan. Pero maanghang to, guys, no. So, sa mga kababayan ko nandito sa Japan, guys, na naghahanap ng maanghang na sili, ito. Yan, oh. Ganun pa siyang kulay green. So, nabili ko to guys kahapon, ano. Bumili ako ng dalawa. Kasi nga, I love sili, ano. And then, 880 yen yung ganito. Pero meron naman siyang tinda na mas maliit pa dito sa ganito, guys. Na may mas maliit pa dito. Kaya lang, syempre, mas madami siyang bunga. Kaya sabi ko, yung malaki na yung bibilin ko. Ayan, o. Kita nyo, diba? Maliit lang siya, pero namumutik-tik ng bunga. Ayan, ganyan ang tanim dito sa Japan, guys. Napapamunga nila ng kahit ganyan palang kaliit. So, ayan o. Namumutik-tik talaga siya. Ang gandang tingnan. No? Ayan o. Hindi na ako bibili ng sili. So, yung isa lang nito, guys, pwede mo siyang hati-hatiin. At, I think rocoto nga ito. Kasi, nung nilagay ko siya sa soup ko, tsaka sa pagkain, ang sarap. No? Yung anghang niya. Ayan o, ang sarap o. Ganda o. Diba? Parang nakakawala siya ng stress, guys. So, ayan ano sa mga silly lovers dyan. Yun. Sa mga mahilig sa maanghang tulad ko. Ayan. Ito, binili ko to siya kahapon, guys, doon sa Sakae. Ewan ko lang kung meron siyang tinda sa ibang shop. Pero dito naman sa Japan, alam nyo ba, guys? Hindi ko alam kung ang mga hapon kinakain to. Pero ginagawa siyang pan-design, no? Ginagawa lang siyang design. Ginagawa lang siyang parang halaman sa loob ng bahay, ganun. Sinasama sa mga iba't ibang klaseng namumulaklak na halaman. So ayun nga guys, dati akala ko halaman siya. Akala ko hindi siya talaga siling ganyan. Pero yun nga, dahil sa sobrang naghahanap ako na maanghang, tinry ko siyang dilaan. So ayun, na find out ko na sili pala talaga siya. Ayan o, di ba? Ang daming bunga, nakakawala siya ng stress, guys, pag hinahawakan mo, pag tinitingnan mo, oh. Di ba? Ang cute niya. So mamaya, guys, papakita ko pa sa inyo yung ibang sili ko sa veranda. Hello, my chilies. Kumusta na ang mga chili ko? Yay! I don't know kung anong pangalan po nito, pero this is so cute. Ayan. Para siyang ano, para siyang chili ng Spanyol, ano, Spanish. Ahi amarillo. Parang ganon. Ganda, oh. Ayan. Pagbibinhiin ko po ito, at aking iuwi ng Pilipinas. Ayan. So, ganito siya pag maliit pa lang. No, ayan o, daming bulaklak. Did you see that? Nakakawala po ng stress. Alam nyo ba yon? Magtanim-tanim ka sa iyong veranda. Ayan o. Tapos, ito pa yung sili kong isa. Hindi ko alam kung anong, kung anong pangalan nito. Ayan. And then, ang dami niyang bunga. Ayan o, dami niyang bulaklak. At ganito siya ka-cute mamunga o. Ayan o. Kumpol-kumpol. Did you see this? Ayan. Kumpol-kumpol siya, oh. Sa isang ganito. Ayan. Pag ito siguro yung tinanim sa Pilipinas, napakaganda. Ayan, ito yung mga nakuhanan ko na, oh. Isang kumpol siyang ganyan, kumamunga. Ayan. Hindi siya yung kamukha nito, oh. Hindi siya yung kamukha niyan na parang tawag doon? Parang sabog-sabog. Ayan. So, ayan. Ito yung parang siling devil chili, kung tawagin. Ayan. Siling Diablo sa Tagalog. Ayan. Ganyan siya kadaming bunga po. Oh. Diba? Pag meron akong sinigang,
ano man yung gusto kong kainan ng sili, 'di ba? Madami akong sili dito sa beranda. So sa mga nandito po sa Japan na gusto nga magtanim ng halaman sa beranda, ano? Ayan, bumili lang kayo ng ganyang paso at may nabibili namang lupa. And alam niyo po ba na nung isang araw, meron akong nabulok na sili sa aking tawag doon, lababo, no? Kasi itapon ko siya, nilagay ko siya dito. Ayan, no? Hindi ko po siya tawag dito. Hindi ko siya tinanim, nilagay ko lang dyan. At diniligan ko yung mga buto niya. Ayan, no? Nagtubuan na. Did you see that? Ayan. So, pag lumaki yan, meron na naman akong binhi ng kamatis, no? At ito pa yung isa kong chili, ayan. Kung alam mo anong pangalan nito, pero ayan, no? Yung cute niya, diba? Nalagas yung iba, para may pumitas. Or pinangkaldareta ko yata. Ayan. Ayan, no? Para siyang tawag doon, red bell pepper, pero ang pinagkaiba niya, maanghang po siya. Ayan. Ayan yung aking mga sili, no? Because I love spicy, I love chilies. Ayan. Chili ko sa aking piranda. No? Ayan sila. Diba? Ang dami kong sili. Ayan. So, ito yung pinaka-cute. Ayan. Sa baba, yung aking mga sili. Ayan. And then, yung mga okra ko, pinamigay ko na. Ayan. As you can see, ito, ang aking talbos ng kamote. Ayan. Talbos ng kamote ni Bunso. Paano ako nakapagpatubo ng talbos ng kamote? Di po ba merong bunga ng talbos, merong bunga ng kamote, no? Ibababad mo lang itong bunga ng kamote sa isang jar or isang, sabihin na natin, garapon hanggang dito, no? Ilulubog mo lang yung kanyang katawan at unti-unti na po ay uusbong yung kanyang mga ganito sa katawan, no? Magiging talbos na siya. Tapos ang gagawin mo doon, pagka meron ng talbos, kukunin mo yan, no? Kuwari ito, pipigtalin mo yan, yung matigas na part, at itutusok mo lang sa lupa. Tulad nito, oh. Yan. Mga matitigas na party po siya, no? Hindi yung malambot na ganito, ha? Yung matigas na puno niya, kukunin mo lang siya, at ibabaon mo sa lupa. Ayan na siya, oh. Pag tumubo siya, ganito na siya kadali. May talbos ka na, 'di ba? Hintayin mo na lang siyang umusbong. Tulad nito, 'yan. 'Yan, nakuhanan ko na kasi 'to ng panglagay sa isda ko noon, eh, no. Ito, pwede mo na 'tong kainin, ano? Pag nagtalbos siya ng ganyan at yung mga dahon walang tapon, pag naluto po siya, parang talbos din, masarap. 'Yan, no. Ayan, as you can see, ibinaon ko lang 'yan, no, yung matitigas na parte niya kasi lumago siya ng ganito ka haba. So, yung matigas na parte niya, kung puputulin mo dito, ayan, ganyan, putulin mo yan, ibaon mo lang. Excuse me. At kung makikita nyo po, ayan, oh, may mga talbos ka nang pwedeng makuha. Diba? So, pag may tinanim, may aanihin. And as you can see, meron din akong ampalaya dito, oh, ayan, oh. Mga buto ng ampalaya na na niluluto ko. Ayan, buto ng ampalaya. Tapos, tumutubo na siya na ganyan. Tapos, pag tumubo na siya ng ganyan, lalagyan mo lang siya ng ganito, oh. Yan. Tapos, gagaray na siya. Ayan, oh. Ganun lang po siya kalaki dati. Ayan. Ganyan lang siya kalaki dati. Buto siya. Tapos, pag tumubo, ayan. Diba? Gagaray-garay na siya dyan. Meron ka ng panggisa ng ampalaya, talbos. Tapos, yung talong ko naman, ito yung aking talong. Ayan. O, diba? Namumunga siya. Patuloy yung pamumunga niya, no? Ayan, kaibahan lang po sa beranda. Hindi siya yung lupa na pag umulan ay hindi matutuyuan. Kaya kailangan didiligin natin lagi, ano? Ayan. O, diba? Nasa beranda lang pero madami akong pagkukuhanan ng gulay. Kahit hindi na ako mag-shopping ng gulay or mamili sa groceries, no? Oh, dito may malaki. Ay, ang laki na pala nito, oh. May binhi na ako. Ayan. Oh, ha? Did you see? Ang laki ng aking talong. Kaya lang yung buto niyan matigas na yan. Hindi na siya makakain ng masarap. Ayan. Kinulang to sa dilig. Kaya po siya ganyan na buret. No?
So, ayan ang aking veranda today. Ayan, yan na lang yung halaman ko. Yung mga ibang halaman ko at okra, pinamigay ko na. Ayan. Ito na lang kasi ito naman yung pinaka-favorite kong kinakain lagi. Ang palaya, talong, at yung ating sili.